God! Nandyan na ako, mga anak. Nandyan na ako. Sumakay na kayo. Galing talaga ni Ban Tatay. Kayang-kaya niya iligtas tayo lahat. Talagang lahat kakayanin ko para sa inyo, pamilya ko. Dito na kayo titira? Talaga sa atin na to? Of course, Tito. Can't afford na yata tayo ngayon. Kung gusto niyo talagang makuha ang balanse niyo, gumawa kayo ng paraan. Alam mo, boss, kesa ang biyenan mo ang gumagawa ng paraan para mapalapit ang mga batang iyon sa misis mo, bakit hindi mo na lang sakyan? Anong ibig mo sabihin? Bakit hindi mo hayaang makalapit ang mga bata sa misis mo para mapantayan mo sila? Mama, paano naman ang gusto ko? Let's give it a try. Kung hindi makakabuti kay Marcela na magkasama sila sa isang bubong, ako mismo mag-aalis sa mga apo ko. Payag ka na ba, Simon? Mapagbibigyan pa ako. Ba't hindi mo kamukhal? Eh, kasi Kuya Artie, babalik na si Nanay sa Maynila eh. Hindi rin naman namin siya makakasama. Pag naman siguro yung makasama nila dumalo kayo dito, diba? Sana. Joanna, ready ka na bang bumalik naman nila? Oo. Eh, handa na kami. Kami? Ikaw lang yung tinatanong ko, ah. Ready na ba kayo, Emily? Ha? Sige po, lala. Kaila Kuya Norbert na lang po kami sasabay pa uwi. Pero mga apo, doon na kayo tutuloy sa bahay ng Tito Simon yung mula ngayon. Talaga po? Oo, pumayag na ang Tito Simon nyo. Makakapiling nyo na rin ang mama nyo, di ba? Ano? Yeah. I mean, that's great news. Maraming salamat po, Tito Simon. Mga apo, doon yung doon yung kwarto nyo. Diba? Dad, I can't believe this. Talagang dito sila titira? Ann, pabayaan mo naman na kami ng mga apo ko. Gusto ko lang naman silang makapiling ang kanilang ina. Oo nga naman. Sila lang naman ang tunay na anak ng tinatawag mong mami. Pati naman yung aso nyo, dito rin titira? Pwede po ba, Tito Simon? Kasi matagal na aso na po namin si Ban Tatay at ayaw po namin mahiwalay sa kanya. Eh di bumalik na lang kayo sa old house nyo. Meron na akong aso dito at ayoko na merong ibang dog dito sa bahay namin. Ann, nakapag-desisyon na ang daddy mo. Okay? Ah, Simon, ano eh? Igagaya ko na ba yung kwarto nila? Oh, sige, mama. Mabuti pa siguro iakyat ko na ito sa Marcela. Sigurado na pagod sa biyahe. Ikaw nang bahala sa kanila. Okay. Anong ginagawa mo rito? Dito lang naman ako titira. Kasama ng mga anak ko. Ano? Naluloko na ba sila? Hindi ka pwedeng tumira rito. Sorry ka na lang, Spike. Sabi nga sa contest, the judge's decision is final. May araw ka rin sa aking aso, ha? Ay naku, mga apo. Halina kayo. Doon na tayo sa kwarto niyo. Okay pa ba? Talagang dinala pa dito yung mga buwisit na yan. Buwisit talaga. Kakainis. Talagang nakakainis yung bantay na yan, ha? Di bale, hanapan ko rin yan ng butas. Di magtatagal at patatalsikin ko rin siya rito. Okay na ba kayo dito, ha? Opo, Lola. Thank you po. Naku, tinitignan na naman ninyo yung mga litrato nyo. Ito po kasi nagpapaalala sa amin kung gaano kami kamahal ni Nanay. Sayang, hindi namin napakita sa kanya. Diba, para... Eh, nandito na tayo. Mas marami na tayong pagkakataon. Oo, tama ang ate ninyo.
magkakaroon din kayo ng pagkakataon para maipakita yung mga litrato niya sa nanay niyo. Mm-hmm. O eh, matulog na kayo. Dali na. Sige na. Lago niyo na yan. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Papa Jesus, maraming salamat po kasi nasa tabi na po kami ng lola namin ngayon. Sana po bumalik na po si nanay sa dati. Tsaka sana po maalala niya na rin po kami. Sana po maging masaya kami bilang isang pamilya. Amen. Good night, Lola. Good night, kids. Good night, Lola. Good night. Sige, good night, Mantatay. Good night, Mantatay. Siguro kayo magkakagalito kung hindi ko pinagkait ang nanay niyo sa inyong ama. Pinagsisisihan ko ng malaki ito. Patawarin niyo ako. Anong kasalanan sinasabi mo? Kahit na ano pang gawin ng mga batang yan, hindi ka lang maaaring guluhin. Kahit ano pang gawin nila, wala kang maaalala tungkol sa mga batang yan. Akin ka lang, Marcela. Hindi ka nila maaagaw sa akin. Pangako ko sa iyo yan. Marcela, magpahinga ka na siguro. Akin yan. Nabubuhay lang ako, Marcela. Ako sana kasama mo. Hindi yan simula yan. Anong ginagawa mo dito, aso ka? Les! Les! Sira na yun. Sika. Nay, may papakita lang po kami sa inyo. Hoy! Ano naman ginagawa niyo? Ito talaga? Ano? Eh, naistorbo niyo naman si Mami eh nakikita niyo na nagbe-breakfast siya. Ano pa yun? What's going on, ha? Eh, ito po kasi sila Emily Lola. Iniistorbo na naman si Mami. Eh, Lola, pinapakita lang naman namin kay Nanay yung mga pictures namin. Tapos, ano? Oo nga po, Lola. Tsaka magkukwento lang naman po kami ng konti. Di ba pwede naman po gano'n lang? Eh, hindi nga pwede. Hindi nga pwede. Hindi pa
Please, tama na. Marcela! Nay! Oh, nakita niyo na? Nakita niyo na kung anong ginagawa niyo kay Mami? Lola, ako na pong bahalang mag-asikaso kay Mami. Oh, baka may kailangan pa siya sa akin. Lola, ako na pong bahala kay Mami. Eh baka kung sila Emily, meron pang kailangan sa inyo. Well, oh, sige. Nandun lang ako sa dining just in case, you know? Okay? Mami, okay lang po kayo? Oh, Marcela! Ano nangyari sa mami mo? Eh, Dad, kasalanan ng buwisit na Emily na yon tsaka ng mga kapatid niya. Lagi na lang nilang ginugulo si mami. Tingnan mo talaga yung nangyayari sa kanya. Para mabilis ng heartbeat. Papairamin lang ang gamot ng pampakalma. Dad, bakit kasi hindi na lang natin paalisin dito sila Emily, di ba? Huwag sikain na kayo. Huwag na kayo mag-alala sa nanay ninyo. Nagpapahinga na yon. Eh, Lola, si Ate Ma'an naman po talaga may kasalanan eh. Junix, huwag na tayo magsisihan pa. Hayaan mo na yun. Marami pa naman tayong pagkakataon para mapakita kay nanay mga pictures natin. Kapag pinabayaan pa natin na nandito sila, ano na lang mangyayari kay Mami? An, konting pasensya na lang. Temporary setup lang to. I promise you, we will get rid of those kids. Halika na, painumin ang atin kamot. Asan yung relos ko? Dito ko lang pinatong yun, ah. Teka, sana Tita Daisy to, ah? Ha? Nakataka sila sa kulungan. Lagot! Baka tutukanin nila yung sinabi sa atin nila noon, yung gagandihan daw nila tayo. Ah, naku. Mga apo, huwag kayong mag-alala. Kung ano man ang binabalak ng Tita Daisy niyong yan, naku, wala siyang magagawa. Dahil habang nasa poder namin kayo, puproteksyon na namin kayo. Okay ba yun? Ha? Talaga po, Lola? Of course, sweetheart. So, kumain na kayo. Okay? Aba, aba, aba! Tama nga ang hinala natin. Bumalik nga sila sa pamamahay natin. At ang kakapal ng mga mukha nila, ni hindi man lang sila nagpaalam sa atin. On the other hand, Mommy, hindi na tayo mahihirapan na hanapin sila kasi andito lang naman pala sila sa bahay natin. You are so right, sanak. At ang ibig sabihin niyan, madali na natin silang mahahagila. Madali na natin silang makikidnap. Hindi ba, Bruno? Ako lang mag-isa? Eh, asan ba kasi hinayo pa kung batugang asawa na yan? Asan pa si Baldo? Asan pa? Eh, di nasa kasino. Abay, magmula nung lumipat tayo, hindi na nag-init ang puwit niya sa palasyo. Oh my, oh my, oh my! Let's go! Dali! Driver! Driver! Bruno, open the doors! Dali! Saan mo? Sino kaya yun? Gara ng kotse. Pang mayaman, pang burol. Ayan, maghahatid na ng patay sa sementeryo. Ning, Len. Kain tayo. May dala si Calvin na crispy pata. Dalawang food. Kain na na. Tama-tama. Wala akong kagaw sa balat. Kasi wala si Junix. Calvin, kamusta na pala si Emily? Ah, ang ibig ko sabihin, si na Emily. Okay lang ba sila doon?
Sobrang sungit ng mga tao doon. Baka kung napapaano na sila. Norbert, pwede ba? Hindi masama ang daddy ko at kapatid ko. At ang mga bata masaya sa bahay. Norbert, mabait yun. Si Tito Simon, tsaka yung kapatid niya, mabait yun. Lalo pa nandun si Lola Clarita, sigurado wala namang mangyayari. Sa table ko lang iniiwan ang Rolex ko. Tito Simon, hindi naman po kayo pumapasok sa kwarto niya. Teka, hinahanap po na ba sa buong kwarto mo? Naku naman, baka nasa isa sa mga drawers lang yun. Lola, tinutulungan ko po si Dad na maghanap ng relo niya. Wala po talaga eh. Dati naman po naiiwan lang yun dito. Nakakalat lang pero hindi nawawala. Ngayon lang naman po nangyari yung ganyan eh. Kung kailan meron tayong ibang tao na kasama dito sa bahay. Ano pinagbibintangan mo ba kami? Wala naman akong sinasabi, pero maaari daw may suka. Ate Anne, di kami pinalaki ni nanay na magnanakaw. Walang kasalanan mga anak ko. Huwag mo silang pagbintangan. Maniwala po kayo sa amin. Tita Simon, Lola Clarita, wala po kami kinukuhang relo. Alam ko kung nasaan ang Rolex watch ni Boss Simon. Bakit bang kulit mo, Spike? Gusto mo ba sumunod kami sa'yo? Nakuha mo rin. Ano yun? Ano ba yun? Ano yun? Oh! Bakit napunta dito ang relos ko? Bakit nandiyan yun sa kainan ni Bantatay? Di siguro, si Bantay talaga yung nagnakaw ng Rolex ni Dad. Tumpak! Siya nga ang magnanakaw. Ako? Kailangan ba rin digan ang magsabi ng no at stop sa aso? Huwag ngumiti o humusot ng balahibo dahil action speaks louder than word sa mga aso. Hindi ako nagnakaw ng Rolex mo, Simon. Anin ko naman yung relo mo. Aso ako. Sinungaling, ikaw ang nagnakaw ng Rolex ni Boss. Ikaw may kagagawa nito, Spike. Ikaw ang kumuha ng relong yan at nilagay mo sa kainan ko. Nautakan din kita sa wakas. Patahimikin nyo ngayon mga aso yan! Hayop ka! Sabi ko naman sa'yo, isa lang sa atin ang matitira dito. At sinisiguro ko sa'yo na ako yun. Nakakamiss yung mga bata, no? Oo nga, yung tahimik dito sa bahay. Namimiss ko rin ingay nila. Tingnan ko lang ngayon kung makaligtas pa kayong mga bata kayo. Pero alam mo, sa tingin ko, mabuti na rin yun na kasama nila ang nanay nila ngayon. Kasi diba, yun naman talaga yung pangarap nila eh. Oo nga. Saka ngayon, wala na yung mga taong nanakit sa kanila. Oh my God! Si Emily ba yun? Bakit para yata siya biglang tumangkat? Naku. Sino mo mananakit dun sa mga bata? Tita Daisy nila, inakulong na yun. Wala na magagawa yun. Ming? Shhh! Ano? Kapay niya eh. May taong maaligid sa bahay. Sinasabi? Sadali lang ako, kapay niya. Ito lang ako. Ay! Yung corona ko! Yung corona ko! Bruno! Ha? Asan si Emily? Ano ginagawa mo dito?
Si Emily! Nasaan si Emily? Ba't tatay? Huwag niyo na po siyang patulan. Teka nga, ano ibig mo sabihin? War freak si Spike? Eh, di ba? Ikaw yung war freak? Aba! Ann! Ang mabuti pa, ilayo mo na si Spike. Baka magkagulo pa lang yung dalawang aso niyan dito eh. Wala naman po kasalanan si Bantatay eh. Tito Simon, hindi po siya magnanakaw. At saka, bakit naman po pag-iinteresan ang aso yung relo niyo? Eh, hindi niya naman po yan magagamit eh. Pwede ba? Huwag niyo nang ipagtanggol yung aso niyo. Nakita na naman natin ang ebidensya, di ba? Sa panahanap tong relos ko, sa kainan ni Bantatay. Hindi ako. Si Spike ang kumuha ng relo mo, Simon. Tinanggap ko na nga kayo rito sa pamamahay ko eh. Pati pa naman yung peste yung aso niyan. Kailangan ko rin tanggapin. Hindi na ako makakapayag nito. Palayasin niyo yung aso niyan dito sa pamamahay ko! Ano po? Paalisin niyo yung aso niyan! Ano? Palayasin niyo yung Bantatay na yan sa pamamahay ko! Oh my gosh! Nakatakas gamang walang iyang yun! Paano yan? Baka balikan nila yung mga bata. Kung wala sila dun sa dati nating house, inasan sila? Nasaan nga ba sila Emily ngayon? Pakiramdam ko talaga may kinalaman yan si Anne sa nangyari. Kung hindi talaga sa titigil hanggat di niya tayo nagpapaalis dito. Huwag ka na mag-alala kay Emily. Safe sila sa bahay. Safe nga ba? Konting tiis na lang, Anne. Madidispatcha na rin natin ang mga batang yan. Kailangan, maipakita na natin kay Nanay yung scrapbook. Ang alam ko, hindi ba dumadal si Tito Simon eh. Tara, punta natin si Nanay. Nay, may ipapakita po sana kami sa inyo. Ito po, oh, mga pictures po natin. Dati, kasama si Tatay. Nay, may naaalala na po ba kayo?